Hello! Maganda ako! Promise! O, syempre, dahil sa maganda ako, kailangan ang kasama ko. Magandang maganda din, di ba? Ibibigay ko na para hindi kayo mainip. Okay. Walang iba kundi si Miss Rita Avila. Ayan! Hello! Oh, di ba, beautiful girl? Kamusta kayo? Nandito kami sa Zorvare. Nagpapasalamat kami sa owner dahil kami pinagbigyan dito. Ayan. Ano nga yung ibig sabihin ng mga? Antay-antay lang. Parang ganon, antay-antay lang. To find. Dahil maliliit tayo. Pwede tayo dito. Pwede tayo magpago-tao. Magkikita tayo dito. ayan. First question ko. Kumusta na si Miss Rita Avila? Ito, nanana ba? Diba? Parang baliktad ang panahon. Nung ginagawa natin yung sayo ay akin, ikaw ang... Ano, kami payat ni Kate. Tapos ngayon, balik na yung payat. Pumapayat na. Papunta na doon. Mm-hmm. Tapos ano, well, nagtitaping ako pero hindi pa i-air kasi yung soap. So nagkakan kayo. Taping-taping lang. Oo, tapos sa social media, ginagawa ko yung hashtag Okay But Better by Rita Avila. Dahil mahilig kaming kumain ni Kate, ginajudge ko. Binibigyan mo ano yung grade. Oo, pero kaya okay, which means it's good at better. Kasi mahirap namang sabihin na this is not good. Oo, hindi. Oo, tama ka. So, fair lang. Fair at least it's my way of guiding people. Dahil syempre, di ba, mahal na yung mga bilihin, ang pagkain. So, yung pera nila, doon na lang sa better. Oo. Di ba? Although iba-iba yung taste natin, but there's a general taste, di ba, na parang, ayaw natin kumain dyan kasi hindi masarap. Gusto natin dito kasi masarap. Kanin lang ang masarap dyan. Dito masarap pati ulam. Yes. May ganon, di ba? Para kang ano, no? Para kang single. Kasi laging wala yung other half mo. Laging na lang nagtatrabaho. Eh, alam mo naman yung mga malalaking tao nakakainis. Parang kapre. Moreno. Lagi nasa puno, nagtatrabaho, di ba? Okay naman kami kasi, in fact, kahit bago pa kami ikasal, sinabi na niya sa akin na kapag nagsusulat ako, I really have to be alone. Mm-mm. So, being an only child, meron din naman akong sariling mundo. Oo, totoo so, yun. So, intindi okay ko yun. Okay yun sa'yo. Okay. So, walang problema yon. Ay, kaya pala. Okay na okay. Mm-hmm. Yung dalawa. Siyempre, matagal ka na dito sa showbiz. Nako, more than 30 na. Oo, diba? Kasi I started late of 86 nung pumasok ako sa That's Entertainment. Oh, That's Entertainment. Yes. The lights. Yes. Tana na yun. Diba? And I'll bring you, Mr. Herman Moreno. Hindi ko nakakalimutan yun. At saka nung baguhan ako, Maria, siyempre babalitaan ko yung mga matataray na mga artista. Oo. Siyempre, hindi ka mawawala. Oo, oh, yun na nga. Tapos si Dina Bonnevie. Ako, isa pa yun. Si Annabelle. Pero alam mo, nung nakita ko kayong tatlo, mababait kayo sa akin. Eh, love ka namin. Anong magagawa namin? Hindi, parang kahit at first meeting, mababait naman ninyo. So sabi ko, bakit sinasabing mataray, ang babait naman nila. Ah, baka nandun ka na sa, nung makilala mo ako, nandun na sa puntos na pabago na. O nagmabago pa lang. Hindi pa. I think kasi pare-pareho kayo matatalino tsaka mga prangka. Oo, alam mo naman mga Pinoy, di ba? Ayaw nila ng mga ganun. Hindi, natututo na rin sila ngayon. Diretso lang din dapat ang pagsasalita. Huwag nang going around the bushes. Yes, yung ganun. Bumida ka rin doon sa huwag mong buhayin ang bangkay. At kamusta ang ka-work si Miss Charito? Stories. Ay, love rin niya ako. Oo, talaga. Oh, alam mo ba, pag nag-shoot kami, tatawagin niya kami ni Chistoni sa kwarto niya. Gusto niya kasama niya kami. May dalawang pagkain. Yes, syempre sardinas niya. Oo, sardinas na hindi basta-basta. Yes. Tapos, kapag kahit sa movie, kunwari sa bundok, magkatabi kami. May ventilador. Pag naglagay na siya ng off lotion. Abot niya sa akin pagkatapos, ako din daw. Parang junior. Tapos nahawa ko sa kanya yung mag-spray ng Lysol. Bago gamitin ang set. Totoo yan. Mm-hmm. Ganyan siya talaga. Mm-hmm. Ako may kwento. Mm-hmm. Sabi sa akin ni Miss Charito Solis, meron ganap sa bahay, pumunta ka ganitong oras. Dumating ang bakla. Siyempre may makeup, nagpa-blower, nakabihis. Kasi akala ko may party. Dali na sinabi. So, itong
Mare dumating, kumatok. 14 na aso ang gumilaw sa akin. Oh. 14. Sabi ko, sila ba ang mga bisita natin? Sabi niya, oo. Sabi niya ganun, halika dito. Dalawa lang kami. May handa, may ganyan. May pinagluto niya rin ako ng ano. Sardinas. Oo, sardinas na hindi basta-basta. Tapos ano, wala, nagkwentuhan kami. Nakaupo siya kanya, nakahiga naman ako doon sa lockdown. Mm. Tapos mama, sabi ko gano'n, ano pang nangyari sa ano? Nilabas ang mga album. Yung kay ni Pumoseno kanong araw. Napakaganda ni mama. Yes. Oo. Sobrang. Actually, yung tawag ko sa kanya, inay. Mm-hmm. Siya naman ang inay ko. Mm-hmm. Sabi niya, alam mo, hindi mo nanay si Nida. Ako ang nanay mo. Sabi ko, oo nga, di ba? Oh, siyempre, sasakay ka, dahil baka mag-alit eh. Mamaya, kalbuhin ako, di ba? Diyos ko. Pero, napaka-sweet po talaga na sa totoong buhay. Yun ang gusto namin ipahatid sa inyo lahat. Kasi, ang bansag sa kanya, mataray siya. Oo, mataray siya, pero nasa lugar. Tama. Nasa lugar ang pagtataray niya. Tsaka, shooting, edi siyempre, malamig, gabi. David! David! Mamahalin niya ako para sa inyo. Lahat na hindi nagmahal sa akin. Yung ganong eksena. So, ang lakas-lakas ng ulan. Sabi ko, Inay, ano, giniginaw ako, nanginginig yung baba ko. Agar ba ako? Ito, halika dito, iminto. Akala pa, inumin niya ako ng tsaa or something. Ang ganda pa naman ng pagkakain. Yung iminto ng tsaa. Alam mo, yung gigagawat mo lang siya. Alam mo ba, brandy pala yung pinainom sa akin. Ganun-ganun na isura ko. Sabi niya, bakit niya naman mo? Sabi niya, hindi ka makakala ko siya pinapainin. Sabi niya, bakit kayo mag-cha-cha? Eh, palami, kailangan mainitan ka. Sabi ko, o sige na, akin na nga ulit. Ako, magkapayat, ano? Ang bongga niya. Tapos after, kunwari last sequence na niya, maririnig mo na yung tatawag. Ihanda niyo na yung bathtub ko. Lagay niyo itong mga herbal, ganyan. Di ba ang ganda-ganda naman talaga? Ang ganda ng skin, di ba? At saka napakabait niya. Pag gano'n, nagustuhan ka niya. Sobrang bait siya. Di ba? E di, at least meron tayong dalawang pinag-share na isang tao na nakatrabaho dati at marami tayong natutunan, yes. Di ba? Pero ito, di ba nakasama mo pa si Roderick at Tita Nova sa Leroy-Leroy Sinta? Oh, Leroy-Leroy Sinta. Di ba? Ano yung experience mo with them during yung taping days nyo? Siyempre, nasa starstruck ako dahil medyo parang paumpisa pa lang ako noon eh. Parang Roderick, uy, nababilya yung ganyan. Uh-huh. Pero wala eh. Masaya silang kasama. Oo, wala kang masabi kasi very nice si Tita Nova. Sobra. Napakabait. Saka nagsishare. Mm-mm. Nagsishare siya ng mga kwento niya. Yung hindi naman niya sinasadyang maging comedy ang buhay niya. Pero talagang comedy. Oo, kami madami. Ni Roderick, mas naging close sa ako si Kiko, ako si Kikay. Kasi yun yung kambal siya na pag may iniinom na potion, yung bading nagiging ako, tapos yung lalaking Roderick nagiging si Justoni. Ah, talaga nagpalit siya ng mukha. Namili talaga. At namili siya. Eh, pagkakataon na. Pagkakataon na niya mamili. Ganon, manda siya sa kapakita namin dalawa. So, yun, yung ganon. Tapos ever since, ayan, kaibigan na siya. Oo. Napunta ka rin sa action movie, di ba? Mm-hmm. Ni Stella Magtanggol. Ano yung Stella Magtanggol? Si Chito Ronyo alias Stella Magtanggol. Parang ano, nagsasayaw ako sa club, ganun. Ang di ko makakalimutan doon, may love scene kami ni Gardo sa taas ng bubong. Ah, bubong. Katali ako doon. Sa bubong mo nakatali ka doon, baka mahulog ka. Kaduster. Oo. Tapos, siyempre, di ba hindi ka makaandal, Chito Ronyo, parang talaga panik-panik sa bubong, ganyan. Pero mabait naman siya kasi meron siyang ginawang takip na hindi kami makikita ng mga tao. Ayan, di ba? Mm-hmm. Yun naman siya. Mm-hmm. Iba din yun, ang sarding kakwentuhan noon ni Direk Chito. Oo, ano, sobra. Bungis-ngis din yun. Bungis-ngis nga siya. Siyempre, nagsama tayo sa Solpera. Kumusta naman ako ka-work? Ano pa yun? Tapos ako ka-work? Tama pa naman yung dalong ko. Sige nga. Last na yun. Hindi. Bago tayo nagsoltera kasi, naging suki mo na ako sa mga Maricel drama special. Oo. Tapos,
dahil nga mabait siya sa akin. Sobra. Di ba? Love. Hindi ko makakalimutan yung pinahiram mo ako ng sing-sing na may malaking bato. Oo. Na sabi ko sa yaya ko, huwag mo nang tingnan yung mukha ko kung nagmamantika na ako. Ano, titigan mo lang yung sing-sing kung nakakabit pa sa kamay ko. Hindi. Ikaw lang ang ginanong ko. Oo, di ba? Oo. Tapos may isang, tapos nag-guest ulit ako, sabi mo, ay, si Rita pala ang guest, sana dala ako ng mga damit. Oh. Hindi, kasi kailangan maganda ka dun sa ano, di ba? Kailangan may ganung eksena na ano. Eh maganda na ang mukha, kaya simple ang damit, pero para kita ang face. And before that, baka, syempre hindi ito alam ng mga tao. Hindi pa ako talaga artista nun, pero nag-talent ako sa isang movie mo. Oh. Hindi kita malimot. Talaga? Yes. Oh, natandaan pa yun ni Lito Pimentel kasi andun din siya sa eksena yon. Ang eksena, sa garden, party, magkakasalubong tayo. Hindi ko alam kung parang nabuhusan mo ako ng wine or something. Basta ganun lang, dadaan lang ako. Pero wow, Maricel Soriano. Ah, yun diba? Yun, Ismael Bernal, diba? Yes. Oh, nakakaloka. O, diba? Oh, tapos yung hindi mo malalaman kung saan ka talaga dadalhin, ano? Oh, pero mo yun, duwan lang ako, tapos ito na, tabi na tayo. Tabi na tayo ulit. Mm-hmm. Tapos yun, yung susoltera, syempre, dahil first movie with you, parang magkakaibigan lang, di ba? Parang si Myla. Oo. Oh, oh. So parang ano lang, parang hindi trabaho. Alam mo, nagsama rin tayo sa, bukod sa TV na suki, di ba? Ano Maricel drama? Ang sayo ay akin. Yes. Diba? Yun ang maganda. Yun ang bongga. Bongga natin pinagsamahan yun. Tsaka magandang storya. Diba? Hindi, syempre, yung makasaysayang mga sampalan scenes. Ang unang natok na eksena ay ako ang sasampal sa'yo. Syempre talagang... Hindi, okay yung saktan mo. Oo, pero diba? Pero hindi kasi tapos, alam mo maganda ang effect kasi sa akin. Pag sasampalin mo ako lang ito. Iba yung reaction, diba? Maganda. Tapos nung siya na, ayoko kong kausapin ng palad mo ngayon. nung siya na, di sabi ko, hindi, parang ayaw mo din eh. Ayaw ko din. Tapos hindi na, sige, sige Maria, totohanin, ganyan. Tinuto. Tapos sa eksena, Maria, iting ko, andito pa. Kasi gano'n, di ba? Eh, talaga kasi si Derek. Bumulungan ako yung pag aalis na siya, di ba? Nagpunta na siya sa ano. Aba, sabi niya sa akin, sampalin mo siya talaga. Kasi gusto ko makita yung reaction. Yes. Sabi ko, di kaya ikaw magsabi sa kanya. Bakit ako? Gusto mo kami away? Sabi ko, pambira ka. Hindi ako kakausap. Kausap mo siya. Tapos sabi niya sa akin, hindi, ikaw na. Tignan mo, ako din pala ang gagawa. Yan ba siya? Ayan na yung asawa mo. Asan? Andiyan. Halika. Halika dito. Halika dito. Halika dito. Yay! Andito si Derek. Napansin mo ba yung hagdan? Napansin mo. Ang taas, ano? Oh. Meron ako na-discover, ha? Binulungan pala si Maria sa ang sayo ay akin na talagang lakasan ng sampal sa akin. Siyempre, ganun nga si Derek, di ba? Pero he's very professional at saka alam naman natin lahat na mahusay talaga siya. Mm-hmm. Hindi naman dahil asawa ko siya. Eh hindi. Bilib ako mahulay talaga. Tsaka mahusay. Takot ako pag siya ang director ko. Eh lalo naman tumaas ang boses. Nakaganyan ako sa likod. Kasi baka... Ang boses, pag umita ko lang, lakas! Baka mahal na may megaphone. Ha? Abi ko, may megaphone ba siya dito sa throat? Mga kapre, ganun talaga, malalakas ang boses. Oo, di ba? O sige, huwag na natin siyang pag-usapan, baka masyado na siyang matuwa. Masada ako naman tayo sa usapang pamilya. Busy-busy kami ni Derek this year. Daming ganap. Ano ang masasabi mo pagka yung sobra na siyang nasa labas, hindi ka na niya halos, hindi na halos kayo nakikita kasi nga sa dami ng ginagawa niya. Paano mo tinitake, hinahandle yun? Ako kasi, alam mo, happy ako kapag may ginagawa siya kasi alam ko maganda yung gagawin niya. At mapapaarte niya yung mga artista niya. Oo. Kaya minsan nakakaingit. Yung parang, buti pa sila. May ganong feeling. Pero syempre, hindi naman porket siya yung director, andun ako. Wala namang ganun sa amin. Oo, hindi nga ganun. At saksi ako doon. But honestly, I'm very happy for the actors. Kasi alam ako ko. Din.
madidirect sila ng maigi. At saka dapat magpapasalamat sila. Kaya pagkatapos tsumatsa ni Direk, na take na, hahatakin ko ngayon. Huwag kang magagalit kay Direk, ha? Kasi dapat maging proud ka dahil siya ang nagdidirect sa'yo. Mm-hmm. Sabi ko, dahil napakahusay kung lalabas sa pelikulang to. Mm-hmm. Oh, actually, magaling siyang artista. Mas magaling pa sa atin. Eh, kasi nga nagkukwento lang, umiiyak. Di siyempre, kasabay niyo, luha niya, pagpatak, luha mo naman ang papatak. Yes. Di ba? Dapat on cure rin yung luha mo. Mag-ingat. Parang nagsisisi na siya, nakumunta siya dito. Ano ba ang love story ninyong dalawa? Sa Marinela, maliliit pa nang sila, Shaina, si Camille Prats, si mga Serena. Bata pa sila. Siya yung director nun. Parang kahit bata pa siya nun, nakitaan ko agad na, mahusay ito. Saka perfectionist. Oo. Tapos meron kami ni Rio Loxin na nak-memorize sa kami. Oo. Pagdating namin sa set, pinalitan. Pinalitan lang. Ang haba, handwritten. Talagang yung kaba-kaba namin na parang, Tapos yun na nga, pag nagbibigay siya ng instruction na una pa siyang umiyak, so nininervous kami na, lalo, si Derek umiiyak na. Hindi kami maka, Dapat tayo rin. Pero ang maganda naman kasi sa kanya, he brings you there. Oo. Parang hindi ka na nga mag-iisip eh. Di ba? Tama. Andun ka na. So it becomes easy actually. Pero yung iba siguro naninervous dahil minsan ang dami niyang units na paggagawa sa'yo, di ba? Sinabi mo pa yan. So, na ang makakaintindi lang yan yung mga luma katrista kagaya natin. Tapos, kasi pag tatanga-tanga ka, naku, lalayasan ka. Eh ako nga, akala niya tanga ako noon. Kasi, kasi pag nagbibigay siya ng instruction, poker face ako eh. Ganyan lang ako. Hindi ako umu-oo, wala. Kasi ina-absorb ko lahat ng sinasabi niya. So akala niya, tanga ako. Tapos, pag take na, sabi niya, nag-uha. Kuha lahat. Kaya na-inlove din sa akin. Alam mo, parang tayong pumiskis na laman na hindi ko maintindihan. Kapi lang ba talaga? Kapi lang yan. Ano yung sikreto kung bakit strong relationship niyo? May secret yan na hindi pwedeng wala. Siguro give and take talaga. Tapos, we talk. A tapos, lot. There's a lot of humor. Oh. Kaya nga, para kaming sitcom sa bahay. Diba? Kaya yung tatlong manika namin, diba yun yung mga una naming characters sa aming sitcom. Mga aso, ganyan. Maybe we know each other well. Oo. Kaya madaling intindihin. Alam mo, pag nagmamahal ka, hindi mahirap lahat ng bagay, di ba? Siyempre normal ito sa relationship, yung mga ganyan. Di ba? Nagkaroon na ba kayo ng struggles? Siyempre meron din naman. Yun nga yung nagki-keep us going eh. Kasi as we transcend yung pag meron kami na-solve na pagsubok, mas lalong tumitibay. Oo. Hindi pwedeng walang pagsubok. Hindi, parang hindi normal yun. After that pagsubok, may natutunan ka dun sa pagsubok mo yun, di ba? Kaya dapat, kayong dalawa, pero artista ka din kasi kaya naiintindihan ka. Pero ikaw din, iintindihan mo siya ngayon. Kasi, di ba, sobrang pagod siya. Sobrang pagod siya. Grabe. Tsaka in any relationship naman talaga, makapatid, mag-ina, mag-ama, magpinsan, mag-best friends. Oo. Meron talaga yung pagsubok eh. Hindi pwedeng saya-saya lang. Oo. Diba? Maganda yung ganun. May pinagdaanan kami yan. Maganda. At may natutunan kaming dalawa. Yung ganun. Yes. Diba? Maganda yun. Kwento ka muna ka sa relationship ni Kate. Ay, nasama ka na, Kate! Okay. For the viewers, si Kate po ay anak-anaka namin ni Direk FM Reyes. Nakatira siya sa amin, mga 6 years na anak, ano. Nakilala ko siya through Jamie Rivera. Aha, oo. Ay, ang bait nyo, yes, no? Isa pang mabait sa showbiz. Mabait ang babaeng yun. Tapos, so sinasabi nga nila Jamie sa akin na, naku, napakabait niyan si Kate. Sa first year, parang ano lang kami, yung casual lang. And then on the second year, medyo yun na.
nagiging close na kami. Tapos ang tawag pa nga niya sa akin, yung Miss Rita. Oh, Miss Rita. Yes. Hanggang sa sabi niya, pwede na po ba kitang tawagin mama? Oo naman. Oh, di ba nakakakilig? Tapos eh si Eric, ano rin yan, si FM Reyes, matunog yan eh kung sino yung mabuting tao o hindi. Nagustuhan niya agad si Kate. Until overnight si Kate sa amin, twice a week. Tapos hanggang sa dumami na, 1 week na, sa amin na siya natutulog. So yung lola niya, nakasama niya sa bahay, tinanggap na yon. Kaya pagbibisita si Kate sa kanila, sasabihin, okay lang ka uuwi sa inyo. Meaning sa amin, nabaliktad na talaga. Oo. Tapos yung mami niya, happy din na nasa amin si Kate. Parang naging pamilya rin namin yung lola at mama. Maganda. Maganda ang ano, pangyayari sa buhay ng bata. Mm-hmm. And with Kate, yung nga, di ba tayo, hindi tayo techie. Oo. So siya yung techie. Malaking tulong. Oo. Techie yung bata. Pag may mga diba? Zoom meeting. Anong wish mo para sa kanya? Yung wish ko para sa kanya ay yung wish niya para sa sarili niya na magkaroon ng boyfriend. Hindi, yung gusto niya magiging boyfriend kasi pang-asawa na. So pinagdadasal ko lagi yun na sana matagpuan niya yung lalaki. Ilang taon na ba? She's 30. Yung batang yun eh malaking bagay sa amin ni FM Reyes. Tapos makwento ko lang, nung kaka-birthday ko lang nung September 20. Nung 26, I had COVID. Tapos the following day, sabi ko, Kate, nahihilo ako, nagugutom ako. Bigla na lang, I threw up many times, tapos nag-numb yung ganito ko. Akala niya na stroke ako. So si Kate, mama, smile, mama, taas kamay. Eh nahihirapan ako dahil nag-numb nga ako until I fainted. Tapos nag-iba na yung color ko, so tinakbo ko sa ospital. Tawag siya kay sa asawa ko, sabi niya, Itay, kasi nasa taping si Eric nun. Sabi niya, Itay, sorry hindi kita gusto isorohin pero iba na yung kulay ni mama. So akala niya DOA na talaga ako. I mean, you know, with Kate around, para siyang angel. Uh-uh. Nagkaroon ako ng kalaro. Uh-uh. Kabungis-ngisan, kakainan. At ka-vibes na ka-vibes yes. Ko siya. Eh, parang kaming Virgo. Ay, kaya naman pala eh. Tapos secret, sa feng shui, secret friends din kami dahil dragon ako siya, rooster. Uh-uh. So, sobrang ano. Tapos we love the beach, ganyan. Eh, si, dragon ka pala, nakakatakot. Ibubuka na ako. Yung Moreno ayaw na ng beach. Ano naman ang wish mo para kay Director Jamilias pala? Gusto ko manalo siya ng award. He deserves it. Deserves it. Tahimik siyang tao, hindi yan mapolitika. He always does his best. He makes other people be at their best. Siya personally, sabi niya, kahit walang award, eh ako gusto ko. Gusto syempre, ko. Kasi syempre parang... Kahit ako gusto ko din eh. Oo. Yung, tsaka ano, I'm happy nga na ang first movie niya, kayo yung kasama. Kasi matagal ko na siyang tinutulak, mag-movie ka na. Tuwan-tuwan rin ako. Natatakot siya. Hindi dapat galing-galing katakutan. Mo. Galing-galing niya talaga. Kung sino-sino nakakapag-direct, siya pa ba? Abangan nyo yung In His Mother's Eyes. Starring the Diamond Star! Abangan mo ninyo at nako. Sinasabi ko na sa inyo, maganda ho talaga yung pelikula namin. Mm-hmm. Pinagyayabang ko po. Directed by. Eric. FMR po. Naglalako lang kami. Paano ka naman na linya sa pagiging author? Well, dahil nung nawala yung anak ko, ang unang-unang sinulat kong libro ay parang guideline para sa mga makikiramay. Sinliit natin na libro. Tapos after that, dahil meron nga akong mga popular dolls. Sabi nung pari sa St. Paul's Publishing, pati ka magsulat ng children's books na ang kwento ay umiikot doon sa tatlong dolls mo. So nagkaroon pa ako ng si Eric Toothpick at si Anna Taba. Ay, maganda yung Eric Toothpick. Bago yun. Maganda yun, Dai. Eric Toothpick. Sino ang director mo? Eric Toothpick. Oh, bata, kung kayo toothpick yun ha. Pag ginanong ka sa mata ng toothpick, bulag ka. Magpang laban na naman siya. Eh yun. Nakasampung published books na ako. Tapos nung pandemic, para may mabasa yung mga bata sa bahay, nagsulat din ako ng mga storya na pambata.
na mababasa nila sa FB page ko na Rita Ape. Ang galing mo. Congratulations. Thank you. Oh, sana lahat ganyan, ano, nakakagawa ka ng book para sa children. Gumawa pa rin kaya? Ha? Hindi ko linya yan. Oo, hindi ako yan. Hindi ko kaya yan. Ang kaya ko tumayo at kausapin ako, ginawa ko yan kay Mary J. dati. Nagtuturo siya sa UP, tapos guest niya ako. Tapos pinatayo niya ako kasi magtatanong yung mga estudyante. Yung mga ganun, yung kaya ko yun. Verbal. Oo, verbal. Ayoko ng mga sulat-sulat. Mahina ako sa ganyan eh. Hindi ko linya yan eh. Tagalogin na lang kita. Ganon. Yun, kaya ko yun. Thank you talaga sa time na binigay mo sa akin. Thank you sa Trovare. Diba? Magandang kape ninyo. Nandito sa baba ang address para mapuntahan po ninyo. Nandito lang. Ayan. Okay? Maraming salamaste, Miss Rita Apila. Thank you very much. Oh, ingatan mo si, ano ha? Si FMR. Si FMR. At saka si Toothpick. Oo. Si Kate. Oh, alam niyo na yung gagawin ninyo. Maraming salamaste. Bye!